Good morning. Pasensya na nga pala kayo guys. Naipalit na yung kambing. Sinabi sa akin ni tatay ngayong umaga. Kinuha daw yung dalawang bulugan. Si Wilson tsaka yung si Dos. Ang naiwan dyan, si Pacharita na lang tsaka si Uno. Maliit yata ay pinalit. Ah, mukhang may lahi itong isa oh. Maliit yung pinalit nila. Wala kasi ako kahapon. Andiyan na yan eh. Wala na tayo magagawa. Ayan, tuluyan na po talagang na maalam si Wilson tsaka si ano si Dos. Kalati data rin ang binyeda. Kapitano ka ng ay kae ex kaping meme. Ah importe je de tanga dua au tang metong. Tang metong. Sabi ko na. Tang metong. Magkalaga ya anong gan maybe. Tang malating ay ta? Ali tang kae. Tang makababalugbog. Wa. Oh okay. May lahi pa le. Okay lang. Oh. So ano daw to guys? May lahi. Itong mahaba tenga na to. Sabi ko na may lahi to eh. Yan may lahi. Oh. Itong liit na to magkakahalaga na daw ng 8,000, 9,000 yan. Dahil imported siya. Ito native. Ayos, magkakalahi tayo ng ano. Hindi tayo yung kambing natin imported. Di lang naitanong ni Edwin kung anong lahi. Di naman yata boer to eh. Pero sana kung boer mas maganda. Hindi pa sila ano sanay nakatali kaya hindi muna inano ni tatay, hindi muna sinuga. Sasanayin lang muna natin dito sa bahay nila. Ayan, gumawa na si tatay ng papag dito. Yan. Para hindi sila nakalaan sa lupa. Tapos yung kainan nila dyan, oh, nakataas. Yan, parehong babae. So, okay na. Okay na rin yun. Kahit na medyo nalulungkot. Nalulungkot ako kasi 3 years din mahigit sa atin si Wilson. Kailangan eh. Kailangan nating paramihin yung alaga natin. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin din nilang ano si Wilson. Tsaka si Dos. Gagawin nilang palahian. So tara sa farm 2. Mag-ahalaw tayo na ampalaya ngayon. Halaw syempre. Mas matigas na yung dalawang bundle, tatlong bundle. Dahil yun yung mga unang bunga. So tingnan natin kung makakailan tayo. So, nakapagpataba na si Saldi dito sa kalahatian. Indulo na lang. Ang
Ngayon mga bungang puno, maiksi. Maiksi na matataba. Siguro mga dalawang halaw pa, medyo makakakuha na tayo ng maraming good. Mga unang bunga. So yung mga susunod na to, maayos na to. Ay tusok. Yung sitaw natin na itanim yan ng January 18. So ano pa lang sila, isang buwan at mag-iisang linggo. Ilang pa tayo ng mga 2 weeks or 1 week mahigit. Ayan o, may mga bulaklak na. Halos pare-pareho lang naman po yan yung gulay sa loob ng isa't kalahating buwan hanggang 50 days makakapag halaw-halaw na tayo. Almusal. Pagkain Pinoy. Marami, konti lang. Maparas ka tami, nagtalgatan lara. Ito na. Bitas kami ng lara, Patrick. Tama ang hang. Si Saldi. Pas muna tayo sa itlog. Magmumukha na daw tayong itlog. Puro granada lalaki oh, pero maiksi. Pero isusunod mga dalawang halaw pa. Maganda na 'yan. Oh, ba? Oh, laki. Kulang lang ng isang guhit sa isang kilo, yung dalawang piraso. Nice, ganda. Ito yung mga granada oh. Ang cute eh oh. Yung mga bungang puno.
Set ka lang ating bundle. Ang unang halaw natin. Ito, pang ano, pamigay. Tapos, ito sili. Apat na bundle. Actually, meron pa. Hindi na lang namin pinikas yung iba sa susunod na lang. Baka maisabay sa talong kahit tatlong bundle ulit. Yeah, merong nag-comment nga pala tungkol doon sa diniscuss ko sa gulay kahapon. Ba't daw hindi ko tanongin si Saldi? Yan si Saldi, matagal nang nagugulay. Ikaw din, ano masasabi mo sa gulay pag sa income? Ay, maganda po yung income sa gulay. Oo. Kapo sa gulay, sigurado po. Pagka talo mo dyan, pagka nakalamidad ka. Pagka sinamaan mo yung presyo, maganda. Gaya na sabi ko kahapon, ayun nga yung pinakatalo mo sa gulay. Kagaya niyan, talong, di ba? Opo. Ang tagal niyan. Tagal nating dadaanan lahat ng presyo. Murat mataas. Mura, mataas. Papasukan mo yung presyong aabutan mo lahat. Ayan, apat na bundle. Mag-imagine muna tayo guys, ito umaabot ng 1,200 per kilo. Sa ngayon, de, magkano? De, magkano sili ngayon? Magkano ngayon, medyo mababa ang sili. Ito lang apat na bundle na to guys, ano na to? 48,000. Diba? Imagine ninyo. Pero ngayon nababa siya eh. Ano lang to? Limang tray. Actually ano to eh, 10 tray to. Nalubog yung tinanim kasi namin to, tagulan. Nalubog yung kalahati. So natira tong limang tray na to. Pero kakayanin pa nito yung pitong bundle. Hindi lang namin natapos. At pag-usapan naman natin ngayon yung ano, yung talong. Yan, gumastos ako dyan ng mahigit 40,000. Pati yung balag. Kasi 43 yan. Nasa 46, 47 ang nagastos ko yan. 47,000. Sa 350 yung good. Sa 50, 17,500. Isang pitas. Tumama kami ng tatlong beses. Tatlong pitas sa 50. So, items po natin yung 17,000. 17,500 times 3, 50,000, 52,500, tatlong pitas sa 50. Doon pa lang po nakuha ko na yung puhunan ko sa talong. Tapos bumaba ng 40, 30, ngayon 20. Sa ngayon, ang kada pitas namin twice a week, nakakabenta kami ng 7,000 kada pitas kasi nga mababa yung presyo. 14,000 a week. Hindi man ganun kalaki yung kita, pero katagalan meron pa rin. Malaki-laki din pagkainipon mo. Ang actually yung tanim naming talong na to, 43, mahina po siyang mambunga. Dapat nito tonelada. Ang nangyari kasi dito, masyadong masinsin yung tanim namin. Kumbaga, halos ganyan lang ang pagitan, halos at kalahating dangkal lang. Kumbaga, nag-aagawan sila ng nutrients sa lupa. Nagpapangabot yung ugat nila. Kaya yung tanim namin doon sa Farm 1, dinalangan ko. 2 feet ang layo ang pagitan. Para kung sakali, hindi sila magagawa ng nutrients sa lupa, sa pataba. So, kasi nga, nabanggit ko sa vlog ko dati na ito expected namin, tonelada. Pero, yun nga po, mali yung diskarte. Mali yung pagkakatanim namin. Dapat may space talaga. Kaya napaka-importante yung proper spacing sa gulay. Pero, kahit pa paano, 400 plus kilos, hindi naman binibitawan. Sa ngayon, mababa siya, pero darating yung
araw na tataas din yan kasi yun nga, matagal ang buhay niya. At nga pala mga iba ko, kahapon dito, natutulog ako mag-isa kasi sila doon nakaduyan. Pagkakain namin ng tanghali. Anong nangyari? Dahil ang sarap ng tulog ko. Nananaginip pa ako, dinuduyan daw ako. Yung parang may maanong hangin sa mukha ko. Sarap ng tulog ko. Tapos, all of a sudden, meron ako narinig na yapak. Parang papunta sa akin kasi dito ako nakauloy sa gawi dito. Parang galing dito yung yapak. So ngayon, titingnan ko siya. Gusto ko siyang tingnan kung sino yung naglalakad. Kala ko si Eddie. Ang problema, hindi ko kayang imulat yung mga mata ko. Hindi ako makabangon, hindi ako makagising. So ang ginawa ko, ginaganon ko daw yung mata ko, binubuksan ko yung isa. So nabuksan ko yung isa, bumangon ako, kumapit akong ganyan dito. Doon ako sa kabila. Kumapit ako, tapos kalahati lang daw yung, kalahati lang yung ano ko, kaya kong iangat yung katawan ko. So hindi ako makabangon, hindi ko matingnan yung naglalakad. Tapos, napaka weird nung nangyari sa akin na yung kahapon. Tapos, di ang alam ko yung isang mata ko lang nakadilat na gano'n, tapos di ako makabangon totally. Ang nangyari, parang pag-isip-isip ko, tulog pala ako. Siguro nananaginip lang ako. Tapos yun, nagising ako sa hilik ko, naramdaman ko yung huling hilik ko. Parang sabi ko, natutulog pala ako, nananaginip lang ako. Tapos kinuwento ko nga kay Patrick tsaka kay Henyo. Yun nga, sabi nila parang bangungot daw yung nangyari. Huwag naman sana. Natakot din ako nung sinabi ni Patrick na, kuya, ano yun, bangungot yun kasi nangyayari sa akin yun, sabi niya. Hindi daw siya makadilat. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nagising pa ako kung bangungot man yun. Ayan po tayo kain. Kain po. Kain po. Meron tayong kasabihan, pag may nawala, may bumabalik. Yan, ganyan exactly po yung nangyari ngayon sa akin. Nawala si Wilson tsaka si Dos. May kapalit na dalawa. Although maliit, pero okay naman. Ngayon, papunta si paring Reggie dito, dadali niya yung isa niyang kambing na babae. Dahil isa na lang yung kambing niya at isa na lang yung natira. So dito natin naalagaan para kung sakaling maparami natin at gusto niya mag-alaga ulit, kukuha na lang siya sa atin. Kaya yung nawala sa ating dalawa, tatlo yung naging kapalit. Naku, hindi nalagyan ng ano ni tata yung kamatis. Pura dan, mapuputol to eh. Ayan, pinalagyan natin ng ano ng lupa yung puno ng talong kasi nga nasusunog sa init ng plastic mulch. Tsaka para tumibay din yung ugat niya, yung puno niya sa hangin. Ayan, pag nadiligan yan, bababa pa yan. So wala nang sunog oh. Hindi na masyadong nasusunog sa plastic. Na si Rich Vlog. Paring Reggie. Yung kalapati niya di pa bumabalik.
Ano pare, nadagit na. Nadagit. Yung mga ibon. Ito, itaampun ako sa'yo. Oo. Oh. Oh, kawawa naman si ano. Wala akong pangalan niya pare. Babae pare. Babae siya. Paramihin na. Babae siya, wala siya kasama. Oo, paramihin natin para pag mag ano eh. Gusto mo mag-alaga ulit eh. Yung mga kasama niya, yung mga ano, yung mga aso. Oo. Oh. Sa bago mo amo. Halika dito. Diga. Bumba. Tsaka wala siya masyadong kinakakain. Ang damo. Oo. Hey. Meron tayong bagong alaga. Oh, tara. Tara. Oh, lakad. Sige, diyan ka muna para makakain ka diyan. Oh, sige. Diyan ka muna. Manginain ka muna diyan. Ano to pare? Ano kayang breed to pare? Ayoo. Si isa. Paula na rin. Wag. Pare, malalayas yan. Kukulong muna natin. Oo, ulit. Ang lalaki na. Kaya lahi ito, no? Doon sa kapitbahay ko, binenta sa akin. Ba't din alam mo dito? Para mo ako talaga ka rin. Marami na ako ganito. Sige, sige. Parangin natin. Maikulong muna. Matutuwa si Lolo Piping nito. Thank you, thank you. Maraming kukunin yung mga... yung mga kawatan. Kaya medyo malaki-laki naman yung kukunin. Nakakaya na sa kanila. Ulik. May kulong natin. 3 months old, sabi ni paring Reggie. Tara. Yung daw nanay nito, medyo malaki din. Oh, dali, doon ka na sa mga kapatid mo. Oh, alam niya, oh, naririnig niya. Oh. Oh. Oh, diyan ka na. Eh, yung bago mong nanay. Pwede kang dumedi diyan. Ayaw ni Patcharita, nagagalit siya. Palagay ko si Patcharita, buntis din eh. Oh, laki ng katawan, laki ng tiyan, oh. Kagandahan kasi sa kambing, wala ka ng gastos. Tapos pag maganda yung inahin, 2 beses sa isang taon mga anak, tapos kunti galawa pa. So, sa isang inahin, sa loob ng isang taon, meron kang 4 na kambing. Ang mabilis silang dumami kung maganda yung bulugan. Ah, pare, umubra. Maikulong muna natin tong dala ni paring Reggie. Para meron tayong ibang lahi. Oh, kalaguda. Oh, paano guys? Kita-kita tayo bukas. Magbabanding muna kami ni paring Reggie. Maraming salamat.